Okay, good morning po sa inyong lahat. Yan. God is good. Alam niyo ba yan? Anong sagot natin doon? Ayon. God is good? All the time? Yan. Pero pa isa, pag sinabi kong God is good, ang sabihin niyo, sobra-sobra. Diba? God is good? Sobra-sobra. Bang mahina ano? Sobra-sobra ang kabutihan ng Diyos. Alam niyo, isa po sa mga pagkakaiba po ng mga believers, no? Very sensitive po tayo sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay, no? Kasi yung iba ay hinitake for granted lang nilang kabutihan ng Panginoon. Amen. Okay, excited po ako ngayon dahil salamat kay Sister Ellen, nakapagpahinga ako ng 2 linggo. Amen. Praise God. Medyo mahaba-haba yung aking bakasyon, ah. Pero alam niyo, hinahanap-hanap pala ng katawan ko yung nagsishare ng gospel, nagsishare ng word of God. Kasi pang minsan parang mahirap po yung nagiging stagnant yung isip mo, yung utak mo, hindi gumagana. No? Kailangan lagi palang gumagana yon. Amen. Kanina, dapat ako'y magpapasalamat, pero konti lang naman. Alam mo yung wisdom ng Panginoon, minsan naghahangad po tayo ng malaking kinikita dahil malaki ang babayaran natin. Di ba? Hinahangad natin yon. Pero pwede rin diferensya, pwede rin baliktarin natin. Bawasan natin yung gastos natin para malaki ang neto natin. Amen? Yun ang wisdom doon. Kaya ako po'y nagpapasalamat ay yung kuryente namin ay nabawasan ng 7,000 a month. Amen? Laki po, ano? Yung natipid ko kay Tim ay 28,000. Ha? Per sem ang natitipid ko sa kanya. Di ba? Isang pagpapala sa Panginoon. At ngayon may bago akong matitipiran dahil yung dating kinukuhanan natin ng tubig, yung binabayaran naman tubig dyan, masyadong malaki. Halos 3,000 a month. Ngayon, by the grace of God, yung ating yung ating maruming tubig ay napalinis na. No? Hindi ba sumakit ang tiyan niya? Masarap, oh, malinis na yung tubig natin. At yun po ay nagagamit na natin. Okay? Salamat sa Panginoon. Baka makatipid na ako sa tubig. Makatipid na rin sa kuryente. Amen? So, hindi lang yun. So, binibigyan tayo ng wisdom ng Panginoon na para makatipid, ganun malaki ang neto natin. Amen. So, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po. Ikaw po ay tunay na mabuti sa aming buhay. At Lord, anuman po ang aming pinagdadaanan, hindi magbabago na ikaw po ay mabuti. Pagpalain mo po ang bawat isa na dinala mo dito. Prepare our hearts to listen to your word. Lord, palambuti mo po ang puso ng bawat isa. Bigyan mo po ng liwanag. Sapagkat ang salita mo ang nagbibigay buhay sa amin, nagbibigay inspirasyon, nagbibigay liwanag, nagbibigay direksyon sa bawat isa. Lord, ihanda mo po kami, maging ako man, Panginoon, ang bawat isa na dinala mo dito, ihanda mo po ang puso nila na makinig sa iyo, Panginoon. Pati ang mga tao nakakarinig sa labas ng building na to, Panginoon. Lord, bless their lives. Marinig nila ang kapangyarihan ng mensahe mo, Panginoon. Thank you, Lord. We give glory to your name. Salamat sa kabutihan mo sa amin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Lagi pong tama yung binabasa ko po yung inyong mga prayer requests. At marami doon ay pray ng spiritual growth. No? Yung gusto nilang lumago sa kanilang pananampalataya, gusto nilang makilala ang Panginoon sa kanilang buhay. Amen? At marami na po akong, ito pong message na to, dapat noon ko pa yung message, pero dapat maging sensitive po tayo sa Panginoon dahil alam niyo po ba na hindi naman kami nag-usap ni Ate Karen sa kanyang lineup, sa kanyang songs, no? At naniniwala ako, ipinag-pray niya kung anong lineup niya ngayon. At ipinag-pray ko naman kung anong message ko ngayon. Amen? Pag-aaralan po natin ang character ni Lord. No? God is trustworthy, God is loving, God is holy, God transforms. Tungkol kay God. So, mga 2 months natin pag-aaralan. At ngayon, ang pag-aaralan po natin ay God is good. Amen? Na mabuti po ang ating Panginoon sa ating buhay. Madali pong sabihin na mabuti ang Diyos kung healthy ka, wala kang sakit, no? At meron kang trabaho na matibay, na kumikita ka, na po-provide ang pamilya mo, God is good. No?
okay ang mga grades mo, na nabibigay mo lahat ng requirements, nakakapasa ka, nang mataas ang grade, no? Nakakabayad ka ng tuition, madaling sabihin, God is good. Amen? Ang pamilya mo, very close kayo, matibay ang relationship nyo, hindi kayo nag-aaway, no? Parang, madaling sabihin, mabuti ang Diyos. Amen? Di ba? Pero, sa panahon na meron kang mahal sa buhay na nagkasakit, nagka-COVID, at maaring mamatay, mahal mo sa buhay na may ka-cancer, no? Madali bang sabihin na God is good? Amen? Nawalan ka ng source of income, kung kailan kailangan mo ng pera, saka ka pa naman nawalan ng source of income, madali bang sabihin na God is good? Amen? Nagkabagsak-bagsak ka sa final exam, hindi mo na-complete yung requirements, madali bang sabihin na God is good? Medyo mahirap. Pero ito po ang katotohanan, no? Ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay, hindi man maganda, hindi po nagbabago ang karakter ng Panginoon. Siya pa rin ay mabuti. Amen? At pagdating ng panahon, maintindihan po natin yan. Amen? Basahin po natin sa Matthew 19 verse 17. Ang background po nito ay isang mayaman na nagtatanong kay Jesus, paano ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? Okay? At sabi niya kay Jesus, ano ba ang dapat kong gawing mabuti para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Ang sagot ni Jesus sa kanya, why do you ask me about what is good? So, bakit mo ako tinatungkol? Naintindihan mo ba ang pagiging mabuti? Okay? Jesus replied, there is only one who is good. Ni-refer ni Jesus na ang God the Father ay isa lang, siya lang ang mabuti. If you want to enter life, keep the commandments. Ang sabi ni Jesus dito, isa lang ang mabuti, ang Diyos mo ang mabuti. Yun lang ang mabuti. Iniisip niya ang kabutihan mo. Ang will niya sa buhay mo ay puro kabutihan. Ang plano niya sa buhay mo ay puro kabutihan. So ang sinasabi ng taong ito na ni Jesus sa kanya, ang plano at will sa iyo ng Panginoon ay mabuti. So ito, baka malito kayo, no? Ito si Jesus, hindi pa namamatay dyan. Okay? Hindi pa natin alam kung paano magkaroon ng buhay na walang hanggan na kailangan tanggapin siya sa puso bilang Panginoon at Tagapagligtas. So buhay pa siya dyan. Kaya sinabi niya, keep the commandments. Nung araw, para makarating ka sa langit, dalawa lang gagawin mo. Okay? Sundin mo ang batas. Pag hindi mo nasunod ang isa, hindi ka makarating sa langit. Huwag ka magkasala. Pag nagkasala ka ng isa, hindi ka makarating sa langit. Kaya medyo imposible, no? Kaya sinabi niya dito, no? Yung plano ng Diyos sa iyo ay mabuti, no? Mabuti ang plano ng Diyos sa iyo, yan ang sundin mo. Okay? Ang ine-emphasize ni Jesus dito, ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Amen? Minsan nga, mga kapatid, kine-question natin ang kabutihan ng Diyos. Hindi natin maintindihan. Naalala ko po na nung ako po ay nag-aaral pa, magkakapit-bahay lang kami ng mga pinsan ko. Pero ibang level ng buhay namin, no? No? Malayo-malayo, no? Sila nabibili na lahat ng pagkain na gusto nila, na nakakapag-aral sila na maayos, wala silang problema. Kami halos araw-araw nangungutang, isang kahig isang tuka, hindi alam kung makakapag-aral o hindi. So, sabi ko kay Lord, totoo ka ba? Bakit parang unfair ang buhay? No? Nung araw, hindi ko naintindihan. Hanggang ngayon, na naging mature na ako sa Panginoon, naintindihan ko na mabuti pala ang Panginoon. Na kailangan pala dumaan ako sa ganon. Nawalan ako ng trabaho, nawala rin trabaho ang asawa ko. Meron kaming Abigail na binibili ng gatas, diaper, at umuupa kami ng bahay. So, iniisip ko, saan kami kukuha? Paano kayo mabubuhay? Lord, totoo ka ba? Hindi ko maintindihan kung totoo si Lord o mabuti siya. Hanggang ilang panahon pa ang nakarating na nakita ko, mabuti talaga ang Panginoon. Pagdating ng panahon, saka mo maintindihan na mabuti ang Panginoon.
Anuman ang pinagdadaanan mo, hindi po nagbabago ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Amen? God is good all the time. No? Meron po tayong dalawang pananaw sa buhay na pag-aaralan natin ngayon na magugulat kayo na mabait talaga ang Diyos. Okay? Ang una dito, mga kapatid, no? God is not an angry judge looking for our mistake. Okay? Ang Diyos ay hindi po siya naghahanap ng mali mo at parurusahan ka. Aha, hindi ka nag-church ha, yari ka mamaya sa final exam mo. Aha, hindi ka nagpe-pray ha, tingnan natin kung anong mangyayari sa buhay. Abangan mo ang parusa ko sa iyo. Yun po ang pananaw natin sa ating Panginoon. No? Merong isang pastor na pangalan si James Bryan Smith na nabuntis po yung asawa niya, excited po siya magka-baby. No? Siyempre bilang isang excited po tayo magkaroon ng baby sa ating pamilya. Noon nagka-baby po siya, ipinanganak po yung kanilang anak na kulang sa timbang, bingi, may heart defect, at mahirap kumain. At nung pina-check niya po sa mga doktor, ang sabi po ng mga doktor, ang anak niya ay hanggang 2 taon lang buhay at mamamatay na. So nalungkot po sila mag-asawa, this is a past na naglilingkod sa Panginoon, lumapit po sila sa pastor para i-comfort sila sa nangyayari sa buhay nila. No? Imagine, inabangan nila isang baby, tapos parang kukunin lang sa kanila ng Panginoon. No? Alam niyo, imbis i-comfort sila ng pastor, ang sabi po ng pastor, James, sino ang nagkasala sa inyo? Ikaw o yung asawa mo? Bakit ganun ang pananaw natin ng tao ngayon? Na kapag may pinagdadaanan ng isang tao, tinatanong kung may kasalanan siya o hindi. Hindi po ganun ang Panginoon. Hindi niya hinahanap ang kasalanan natin. Alam niyo, ito pong nakita ko na parang, oo nga, ito pala ang pananaw ko nung araw. No? If you do well, you will be blessed. Kapag okay, kapag papalain ka. If you sin, you will be punished. Kapag nagkamali ka, paparusahan ka ni Lord. Totoo kaya yun? Amen? Nung araw, mga kapatid, ito rin ang pananaw ng mga rabbis, mga kumukutya kay Jesus. At nagkuwento siya ng isang bagay, no? Na makikita natin na hindi po connected ang punishment at ang sin. Hindi sila related. Sabi po sa Luke chapter 13, verse 1 to 5, okay, saying, now there were some present at the time who told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had mixed with their sacrifices. So meron pong pinatay si Pontius Pilate na mga Galileans na nag-o-offer ng sacrifices sa temple. Pinapatay po yun ni Pontius Pilate. Ang sabi ni Jesus, sinumbong nila kay Jesus. Jesus answered, do you think that these Galileans were worse sinners than all other Galileans because they suffered this way? Naintindihan nyo ba na itong mga pinatay ni Pilate na Galileans, sa tingin nyo ba mas makasalanan sila kaysa sa ibang Galileans? So tinatanong ni Jesus na, kaya ba sila pinatay ni Pilate dahil mas makasalanan sila? Relation ng pagkamatay nila sa kasalanan nila. Anong sagot ni Jesus? I tell you, no. Hindi. Okay? Hindi related. Hindi related ang kasalanan nila sa pagkamatay nila. No? Sinabi niya, but unless you repent, you too will all punish. No? Sinasabi lang ni Jesus na importante ang repentance. Okay? Pangalawang insidente, on those 18 who died when the tower in Siloam fell on them. Okay? Do you think they were more guilty than all the others living in Jerusalem? May mga nagtatrabaho sa tower. Okay? 18 sila. Nag-collapse yung tower. Patay yung 18. No? Accident ito. Sabi ni Jesus, alam niyo ba? Sa tingin niyo ba sila ay nabagsakan na aksidente na dahil mas makasalanan sila sa mga tao sa Jerusalem? So kinokonnect niya na naman yung kasalanan tungkol sa aksidente na pagkamatay. No, kinokonnect ni Jesus. Related ba sila? Sabi ni Jesus, I tell you, no. Hindi sila related. No? Hindi sila related. So, ang sinasabi ni Jesus dito,
yung level ng kasalanan nila, hindi yun related sa pagpatay sa kanila ni Pilate o pag-aksidente ng mga taong tao na to na nabagsakan sila ng tower. So there's no correlation between sin and punishment. Na hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, deserve ko naman talaga itong pinaghihirap, itong pinagdadaanan ko eh. Kasi marami na ako nagawang kasalanan sa iyo. O matatakot man tayo na, ano kaya ang parusang ibibigay sa akin ng Panginoon? Ang dami ko na nagawang mali sa buhay ko. Ang dami ko na nagawang mali sa tao. Ano kaya ang parusang gagawin sa akin ng Panginoon? Hindi ganun ang Diyos. Hindi ni Lord tinitingnan ang kasalanan natin. Mga kapatid, ito po'y bago dahil Diyos ay mabuti. No? Hindi siya tumitingin sa kasalanan, tinitingnan niya kung paano bubuti ang buhay mo. Kung paano, anong maganda para ikabubuti ang buhay mo. Hindi niya sinasabi, may kasalanan ka, paparusahan kita. In 2011, 2001, meron pong apat na eroplanong to make off sa Amerika, no? At hinijack po yung apat na eroplano, kinuha yung controls, no? Yung iba sa inyo baka hindi pa buhay noon. Kinuha yung controls ng eroplano ng mga ekstremista, no? Apat na yung dalawang eroplano, kinuha yung control, ibinangga sa building sa New York. Dalawang building kumulaps, maraming patay. Yung isang eroplano, kinuha yung control, ibinangga doon sa isang military facility nila na Pentagon, maraming patay. Yung isa papunta doon sa White House, sana. Pero nakatunog ang mga tao, nag-away, naglaban sa control, hindi umabot sa White House, nag-crash yung eroplano. Maraming Amerikanong namatay, okay? Ewan ko kung buhay pa kayo noon, yung mga bata pa kayo, no? Pero marami pong Amerikano ang namatay noon. Alam niyo sabi ng dalawang evangelist, no? Evangelist to, naniniwala, kumbaga nag-share sila ng gospel. Okay? Ang sabi nila, pinaparusahan ng Diyos ang Amerika. Dahil maraming lesbian, maraming gay, maraming drug addict, maraming gamblers, maraming prostitute. Tama lang yan. Pinaparusahan ni Lord ang Amerika. Ganun po ang pananaw nila sa ating Panginoon. Pero sa nakikita natin, mga kapatid, hindi po related ang kasalanan sa punishment ni Lord. Amen? Meron pang isang sin sa Bible na isasabihin ni Lord na hindi talaga related ang kasalanan sa punishment. Okay? John chapter 9, verse 1-3, no? Meron pong bulag, okay? Bulag na nakita si Jesus at pagagalingin niya. Sabi doon, his disciples asked him, okay? Bulag, okay? Papagalingin ni Jesus. Ang sabi niya, Rabbi, who sinned, this man or his parents that he was blind? Again, ito po yung pumapasok sa utak nila, no? Lord, teacher, sino nagkasala? Itong magulang nito o itong taong to na ipinanganak siyang bulag? Ikinokonek nila yung pagkabulag ng tao sa kasalanan. Amen. Kasi nung araw, no, ano, iniisip nila siguro, ito pananaw nila, no, na pag nagkasala yung magulang, magkakaroon ng kaparusahan yung anak. Or pwedeng, sabi niya, kasi pinanganak ng bulag, pwedeng ang pag-iisip nila habang nasa tiyan pa yung bata, nag-iisip na siya ng masama. Kaya siya nabulag. Okay? Isa pang pananaw nila dito, no, na yung bata na reincarnate, na nung buhay pa siya sa mundong ito, ang marami siyang kasalanan at yung kung babalik na siya ulit sa mundong ito, nabulag siya. Amen. So itong sitwasyon na to, pwedeng maniwala si Jesus na hindi niya napagagalingin ito. Tama ito. Dahil bulag, makasalanan ka, hindi na kita pagagalingin. Pero iba po ang ginawa ng Panginoon. Ang sabi niya, sa next verse, sabi niya, Jesus said, neither this man nor his parents sinned. Jesus said, but this happened so that the works of God might be displayed on him. Okay? Hindi po nagkasala itong magulang nito o yung bata. So ang sinasabi ni Jesus, hindi related itong kasalanan nito sa pagkabulag nito. Okay? Tanggalin yung kasalanan. Siya ay bulag para ipakita ko sa inyo ang kabutihan at kapangyarihan ng Panginoon na makakita siya. Again, mga kapatid,
hindi po related yung kasalanan sa parusa. No? Ang Diyos po, hindi po tinitingnan ang kasalanan natin. Tinitingnan niya kung ano ang nakakabuti sa atin dahil siya ay mabuti. Amen? Pero meron pong consequence ang bawat aksyon. No? Kasi tatanungin niyo, bakit nagkaganito? Meron pong consequence ang bawat aksyon natin. Okay? May mga taong nagpipray na nagugutom na yung mga anak nila, na wala na silang makain. Nagpipray sila, Lord, totoo ka ba? Amen? Sino bang may kasalanan na mga anak ka ng 10, ng 8, ng 12 na wala ka namang pagpapakain? May consequence. Ang ginagawa mo, hindi natin isisisi sa Panginoon. No? Nagpipray ka na pagalingin ka sa iyong nararamdaman. No? Sino ba ang may kasalanan? Ba't nagkasakit ka? Baka inaabuso mo ang sarili mo. May consequence ang bawat ginagawa natin. Hindi tayo pinaparusahan ng Diyos. It is a consequence ng ginagawa natin sa buhay. Okay? Hindi ka makapasa, no? Lagi ka nalang hirap sa pag-aaral. Ang tanong, seryoso ka ba sa pag-aaral mo? No? May consequence lahat ng ginagawa natin. Amen? Yun ang sagot doon. Pero ang Diyos, hindi po tinitingnan ang kasalanan natin para parusahan tayo. Alam nyo, dumating sa buhay ko, na kapag po nagkakasakit ang mga anak ko, biglang papasok sa isip ko, Lord, ano ba ang nagawa kong kasalanan? Bakit nagkakasakit ang mga anak ko? Meron ba akong napanood na hindi maganda sa TV? Meron ba akong nasaktan na tao? Meron ba akong nasabing hindi maganda sa tao? O meron, hindi ba, okay, baka hindi nakalimutan ko mag-tights? Lord, bakit kaya? Siguro magta-tights ako para gumaling yung anak ko. Ganun ang pananaw ko. No? Na pinaparusahan ako ng Diyos kapag nagkakamali ako. Hanggang makita ko na napakabuti ng Diyos. Hindi po related ang kasalanan, no, sa pagpaparusa ng Diyos. No? Hindi tinitingnan ng Diyos ang kasalanan natin. Tinitingnan niya kung paano tayo magiging mabuti sa buhay natin. Amen? Time will come na maintindihan natin ang nangyayari sa buhay natin sa mundong ito. Hindi lahat po may explain, mga kapatid. May mga pastor na naglilingkod sa Panginoon, okay, na nagkakasakit, terminal cancer. May mga taong punong-puno ng bisyo, sugal, alak, sigarilyo, babae, pero ang haba ng buhay. Bakit ganun? Hindi po natin maintindihan. Diba? Merong mag-asawa, nagpipray, magkaanak, gusto maglingkod, naglilingkod sa Panginoon, hindi sila magka-baby, ang tagal na. Samantalang may prostitute, iba-ibang lalaki, iba-ibang anak, kadaming anak sa iba-ibang lalaki. Hindi natin maintindihan. Amen? Pero pagdating ng panahon, maintindihan natin at sasabihin natin na ang Diyos ay mabuti. God is good all the time. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawang punto dito, no? God is not an angry judge looking for our mistake. God shows His goodness to people without distinction. Wow! Pumasok ba sa isip nyo na ako Kristiyano, tinanggap ko ang Panginoon. Ako pagpapalain. Siya, hindi walang Panginoon sa kanya, puro malas ang abuti niya. Amen? Ako, believer ni Jesus. Sila, kulto sila. Muslim sila. Hindi sila pagpapalain. Ako lang pagpapalain. Dahil ang Diyos ko ay tunay ang buhay. Pumasok ba sa isip niyo yun? No? Alam niyo ba, ang Diyos pinagpapala lahat ng uri ng tao? Sabi po sa Matthew chapter 5, verse 45, ang background po nito ay love your enemies. No? Mahalin mo ang kaaway mo. At sabi ni Jesus, mahalin mo ang kaaway mo at gayahin mo ang Diyos Ama. Okay? That you may be a children of your Father in heaven. So, sabi, love your enemies para tawagin kang anak ng Diyos. Oh, sino ba si Lord? He causes the sun to rise on the evil and the good. Pag sinabing sun, ito po ay provision ng Panginoon. Okay? Pagbibigay ng pangangailangan. No?
Ibig sabihin, pinibigay ng Diyos ang pangailangan ng tao sa masasama at mabuti. Biruin mo. Ibinibigay ng Diyos ang pangailangan ng taong masasama at mabuti. And since the rain is a provision din. Pagbigay ng provision, no? He sends rain on the righteous and the unrighteous. So bukod sa pagbibigay ng pangailangan sa masama at mabuti, ang Diyos nagbibigay din ng pangangailangan sa matuwid at hindi matuwid. Parehong pinagpapala ng Panginoon. Amen? Kasi kung uulan dito sa atin, amen, syempre sa kapitbahay natin, uulan din. No? Alangan naman walang ulan sa kapitbahay natin. Kung aaraw dito, sa tao sa paligid natin, maarawan din. No? Hindi pwedeng umuulan dito, umaaraw sa kanila. Damay din sila sa pagpapala. Amen? Kung nag-i-inhale tayo ng oxygen, mga Kristiyano, yun ang Christians, oxygen din, hindi sila mag-i-inhale ng carbon dioxide. Pareho lang. No? Ang tawag dito ay universal grace. No? Na lahat ng tao pinagpapala ng Panginoon. Binibigay niya ng pangailangan. So wag nating iisipin na yung mga kamag-anak natin, na kapatid natin na hindi Christian, hindi sila pagpapalain. Pagpapalain sila ng Panginoon. Dahil mabuti ang Diyos. Yung mga mga kapatid natin sa abroad o sa malayong lugar na iba ang paniniwala, iba ang pananaw sa buhay, pagpapalain din sila ng Panginoon. Ibibigay din ni Lord ang kailangan nila. Amen? Na huwag tayong sarado na tayo Kristiyano, tayo lang pagpapalain. Pagpapalain din ang mahal natin sa buhay na wala pang relasyon sa Panginoon. Kasama rin sila sa pagpapala ng Panginoon. Dahil ang Diyos ay mabuti. Amen? Ganda na natutuhan natin ngayon, kakaiba. Amen? Hindi lang natin sasakupin ang pagpapala, kundi lahat ng tao dito sa mundo ito tumatanggap ng pagpapala ng Diyos. Ang tanong, Pastor, ano pagkakaiba namin? Ito po ang sagot. Ang sabi ni Paul, sabi niya, kung tumulong kayo, tulungan ninyo lahat ng uri ng tao, especially sa mga believers ng Panginoon. May favor sa believers. Di ba? Sabi niya, tulungan niyo lahat ng uri ng tao, especially sa believers ng Panginoon. Yun ang pagkakaiba natin. Amen? Pangalawang pagkakaiba natin, mga kapatid. Iba po ang pagpapala ng mananampalataya sa Panginoon. No? Alam niyo po, lately, no, si Tim, no, andito ba si Eda? Wala, no? Si Eda, kung naalala nyo na, umattend po siya dito at namatay po yung mother niya ng cancer. At nakakalungkot din po dahil wala na rin po siyang father at siya rin po ay nag-iisang anak. So, hindi, sabi, si Tim, sila na pinuntahan nila, si Eda, at pinag-pray po nila si Eda. Nung marinig ko yun, nung alam kong na nangyari yun, alam ko na magagawin nila yun, pero naisip ko sa buhay ko na itong pinakamagandang ginawa ng anak ko sa buong buhay niya. Hindi tatalunin nito ang matataas niyang grade o ano, itong pinakamagandang ginagawa nila sa buhay nila na talagang may fulfillment sa buhay. Tapos ito na rin, yung alam yung mother ni ano, mother lola ni Maika ay may sakit. Cancer ata at ayun, pinuntahan din nila at ipinagpray din ni Gailey, pinagpray nila, no. Itong mga ginagawa nila nito. Ako nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil yung mga anak ko nagawa ito sa buong buhay nila. Kasi gusto kong makita nila na ito ang pinaka-achievement ng isang Kristiyano. Hindi yung mataas ang grade, hindi yung maraming pera, kundi yung nagagawa mo, yung pinagagawa ng Panginoon sa iyo. Ito yung achievement mo dito at achievement mo sa langit.
excuse me. Pagkatapos mong magawa ito, definitely, mararamdaman mo ang fulfillment sa buhay mo. Na Lord, ang sarap ng pakiramdam pala na nagpa-pray sa mga taong nangangailangan. Magkakaroon ka ng joy sa puso mo na iba tong nararamdaman ko. Ibang joy ang nararamdaman ko. Magkakaroon ka ng kapayapaan sa puso mo na Lord, iba ang ginagawa kong ito na nagbibigay sa akin ng kapayapaan sa puso ko. So itong joy, itong fulfillment, itong kapayapaan na ginagawa ng isang Kristiyano, ito po hindi nararamdaman ng mga unbelievers. Hindi nila alam ito. No? Dahil ang iniisip lang nila ay sarili nila o yung mga problema nila. But never in their lives. Ito pong advantage natin. No? Ito pong pinaka-fulfillment ng buhay natin. Na makapag-minister at maramdaman natin yung joy, yung peace and fulfillment sa buhay. Napakaganda nito. Kaya pinagpapala man ng Diyos lahat ng tao, meron siyang special na pagpapala sa mga believers. Na wala sila, na tayo lang meron. Amen. Pangatlo mga kapatid, sabi sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loves me and gave Himself for me. Nung pinako ko si Kristo, kasama ka rin sinuko ang buhay mo, na mamuhay ka ayon kay Kristo. Amen? Ito. Yun lang nagbigay ng buhay nila kay Kristo. Sila lang makakaintindi at mararamdaman na ang Diyos ay mabuti. Na kahit anuman ang pinagdadaanan nila, mahirap man, no? Pangit man tignan, pero sa puso at isip nila, hindi po nagbabago na ang Diyos ay mabuti. Dahil si Kristo ay nasa buhay natin. Amen? Kaya kailangan natin si Kristo sa buhay natin. Kung wala yun, puro ka lang complain sa buhay mo. Puro ka lang angal. Puro ka na lang makasarili. At dahil si Kristo na sa buhay mo, kahit anong mangyari, masasabi mo sa puso mo at isipan mo na si Lord ay mabuti. Amen? Dahil tunay siyang mabuti. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Lord, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Salamat po at napakabuti mo sa amin, Panginoon. At sa bawat isa na narito, salamat po na hindi po nagbabago ang karakter mo. Ano man ang aming pinagdadaanan sa buhay, we will declare in our hearts that God is good all the time. Sa lahat ng panahon, sa panahon ng mabigat ang puso namin, sa panahon na may pinagdadaanan kami, sa panahon na mahirap, all the time, ikaw ay mabuti. At ikaw ay mabuti hindi lang sa amin, para sa aming mga mahal sa buhay. At mabuti ka, Panginoon, dahil hindi mo tinitingnan ang aming mga kasalanan. Hindi mo kami pinaparusahan sa aming mga kasalanan, kundi iniisip mo kung paano po bubuti ang buhay namin, kung ano po ang ikabubuti namin, Panginoon. At dalangin namin, lagi namin maintindihan ito sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, dahil mahal mo rin po yung mga mahal namin sa buhay na wala pa sa iyo. Na kahit hindi ka pa nila kilala bilang Panginoon tagapagligtas, pinagpapala mo sila, binibigay mo kanilang pangangailangan. Salamat, dahil bilang mananampalataya, espesyal kami sa iyo. Meron kami nararamdaman na wala sila. We have the joy in our hearts na meron kaming kagalakan sa buhay namin kahit anuman ang aming pinagdadaanan. Na meron kaming kapayapaan, Panginoon, kahit mahirap ang buhay. Na meron kaming fulfillment sa buhay namin na hindi kami naghahangad pa ng iba dahil ang importante lang sa buhay namin ay masunod ka sa aming buhay. Salamat po. Thank you that you are good
all the time. This is our prayer in Jesus' name. Amen, amen, amen.